Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitlugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon.
Priests of the order of preachers, the layman Lorenzo Ruiz. And their 13 companions be given in future the title of blessed, and that their feast be celebrated annually on the day of their heavenly birth, in the places and in the manner established by law.
umaga, mga kapatid. Dadasalin po natin ang Oratio Imperata. Magsiluhod po lahat. Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo sa upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katadagan sa kanilang paninindigang maglingkot at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggang ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, o mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. At ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Prayer to San Lorenzo Ruiz. O God, our loving Father, your Son Jesus Christ delivered himself in sacrifice to you for the love of humanity. Inspire us to love you with all our heart to the point of sacrifice. Your providential hand
led your servant San Lorenzo Ruiz and companions to the land of Japan to imitate the sacrifice of Christ and to proclaim the gospel of truth and the message of salvation. We beseech you through the intercession of these holy martyrs that we be given the grace of remaining faithful to you always as they did, that the light of the gospel illumine all corners of our Christian motherland and of all countries near and far for your greater honor and glory and our sanctification. We ask you this through Christ our Lord. Amen. San Lorenzo Ruiz and companions, pray for us.
ngayon ay nasa 13th linggo sa karaniwang panahon at ang misa ay pamumunuan ni Reverend Father Siegfried Arellano. Magsitayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang pagtupad sa kalooban ng Ama, ang pangunahing layunin ni Jesus, ipinapakita sa Ebanghelyo ngayon ang determinasyon niyang magtungo sa Jerusalem, kung saan maganap ang pagpapalaya sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. Walang makapipigil sa kanya sa gawain ng pagliligtas sa tao sa kasalanan at kamatayan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa iyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon na ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ipinagkaroon ng sambahay sa dakilang mong
kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Kristo, Kung anak ng Diyos, meron ang mga ikaw na nakalis na makasalan sa libutan. Tanggapin mo ang kahilingan, panalulugtog sa nanak mong ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama mo salwalhatin ng Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkup ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa kaliwalian, katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ng lahat. Sa pagpili ng Diyos kay Eliseo bilang propeta upang maging kahalili ni Elias, iniwan ni Eliseo ang kanyang dating buhay at nagpaalam siya sa kanyang magulang upang tumugon sa tawag ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nung mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Elias, pahiran mo ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Mehola bilang propetang hahalili sa iyo. Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang balabal. Pagdakay iniwan ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap, magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot si Elias, sige, umuwi ka muna. Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng 1 pares na toro at inuluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang inyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulo. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o Puon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang Puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi,
diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagap sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ipinaliliwanag ni San Pablo ang tunay na kahulugan ng kalayaan para sa isang Kristiyano, ang Espiritu ang siyang umapatnubay sa atin upang manatiling malaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paaalipin muli. Mga kapatid, tinawad kayo upang maging malaya. Ngunit huwag niyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay at huwag niyong susundin ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang to, kaya't hindi niyo magawa ang ibig niyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Ikaw ay mangusap at susunod ako kaagad. Wika mo'y buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasyan niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Na makita ito ni na Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo, sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matuluyan o mapagpahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Magsiupo po lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat na mga kapatid ko sa ating Panginoong Hesukristo. Ang katanungan ng mga salita ng ating Panginoon sa ating lahat nandito ngayon, mga kapatid, kanino ka ba napapanig ngayon? Ano ba ang sa iyong puso ngayon? Sino ba ang pinaka-importante sa iyong buhay? No? Sa iyong puso. Mga kapatid, may tatlong mahalang bagay na itinuturo ang mga pagbasa sa atin sa linggong ito, sa ating paglalakbay patungo sa totoong buhay. No? Mahirap, mga kapatid, makita natin yung mga pagbasa ngayon, no? Ang salita ng Panginoong Hesukristo, no? Mahirap talaga ang sumunod sa Kanya. No? Ngunit, mga kapatid, ito ang tatlong bagay, no? Na makikita natin sa mga pagbasa ngayon. Una, kailangan natin yung desisyon. Desisyon. Pangalawa,
detachment, no, pakikipaglayo sa mga bagay, o no, kahit pa sa ating mga relasyon, no, sa kung sino at anuman. So kailangan yung detachment sa mundong ito, no. At ang pangatlo, no, yung ating tinatawag na kalayaan, no, kalayaang espiritual, no. So mga kapatid, sa buhay kailangan talaga na mayroon tayong pinapahalagahan. Lahat naman tayo dito, mga kapatid, I'm sure mayroong pinapahalagahan tayo, no. Walang, parang walang meaning, no, saysay yung buhay kapag wala tayong pinapahalagahan. At kailangan din na may pinapanigan po tayo, ha? Kaya nga ang tanong, saan tayo panig ngayon? Kailangan may pinapanigan tayo sa ating buhay, dahil dito kailangan ay ang personal natin na desisyon, no, sa mga ito, mga kapatid. Hindi pwedeng isaisip lamang o makisakay na lamang tayo araw-araw, no, sa mga pangyayari sa buhay natin. So napakahalaga ang ating desisyon, no, upang tayo ay makapagkilos, no, o gagawa lalo-lalo na mga karapat-dapat gawin. So mga kapatid, isa sa mahalagang usapin at maari siyang na mahalaga, no, sa mundong ito ay ang isyo, no, ang isyo tungkol kay Jesus, no, ang ating Panginoon, ang ating Diyos, mga kapatid. Tayo ay panig o kabaliktaran, o baka nga tayo ay lumalaban sa Kanya. Minsan hindi lang natin alam, pero lumalaban na pala tayo sa Kanya sa ating mga ginagawa, mga kapatid. No? So, dito, iniharap ng Ebanghelyo sa atin ngayon ang mga taong gumawa ng desisyon tungkol kay Jesus. Pwede nating tingnan ang ating mga sarili sa kanila, mga kapatid. No? Pwede tayo manalamin sa mga taong ito, no, lalo-lalo na sa Ebanghelyo, no, at sa unang pagbasa din, no, yung pagtawag sa propeta. So mga kapatid, ang una na iniharap po sa atin ay ang grupo ng mga Samaritano. No, ang grupo ng mga Samaritano. Bakit? Mga kapatid, ayaw nilang tanggapin si Jesus. Yan ay ang kanilang desisyon, no? Ayaw nila tanggapin talaga, dahil noon mayroong hidwaan ang Samaria at Jerusalem. Kaya nga parang nagalit sila kay Jesus, dahil nag-iisip sila, no, itong mga Samaritanhon, na ang pagpunta ni Jesus sa Jerusalem ay parang tanda na pagkakampi sa kanilang kaaway, no? Kaya nga hindi man lang makapasok sa kanilang bayan si Jesus, no? So didesisyon po nila iyon. So mga kapatid, no, ano ba ang nakikita natin sa atin din, no? Tinatanggap ba natin siya, no? Kapag tayo ay may kaaway, no, tinatanggap ba natin si Jesus, no? So mga kapatid, ang pangalawa, ipinakilala po sa atin ng Ebanghelyo ang dalawang alagad na Jesus, no, si Juan at si Santiago. No, alam naman natin na walang kaduda-duda na itong dalawang ito ay talagang kanilang desisyon, sa kanilang galing ang desisyon na sumunod kay Jesus at ipagtanggol siya. No, ipagtanggol talaga siya. Ngunit malinaw na hindi nila alam, hindi nila lubos alam ang paano sumunod kay Jesus. Alam ni Jesus sa kanilang puso, no? Sa kanilang galit, gusto nila na parusahan ng Diyos, ipadala ang apoy sa mga taong ito na nag-iinsulto kay Jesus sa kanilang guro. Hindi nila matanggap-tanggap, no, ang ginawa ng mga Samaritanhon, no, sa kanila, no, yung pride po nila, yung kayabangan din
na nasa puso nila. Kaya nga, no, sinabi sa kanila ni Jesus na hindi yan tama. Hindi yan tama. Ipinapakita ni Jesus na ang pagsunod sa kanya, no, ay dapat nilang kargahin at gawin niya, no, kargahin nila, no, ang gawain niya, ang pagliligtas at hindi yung pagdala ng kasamaan, no, sa mga tao, lalo-lalo na sa mga hindi pa tumatanggap sa kanila, no, sa kanya. So yun, mga kapatid, matama ang tinuro ni San Pablo, no, sa pangalawang pagbasa o naririnig po natin. Magmahal, yun lang. Yan naman ang dahilan bakit dumating si Jesus sa ating buhay, mga kapatid. Wala nang iba kundi magmahal. Magmahal kahit pa yung ating kaaway. Kaya nga sabi ng ni San Pablo, mahalin ninyo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal ninyo ng inyong sarili. So yan ang gusto ni Jesus sa mga taong panig sa kanya, mga kapatid. So ang pangatlo, ipinakilala sa atin ang tatlong tao. Sino yun, mga kapatid? Wala silang pangalan. Diba, narinig ninyo? Mayroong pangalan ba sila? Wala. So kaya nga, pwede silang tumayo para sa iyo at para sa akin. Itong tatlong tao na ito, mga kapatid, sila'y nagpapahayag sa kanilang kagustuhan na sumunod kay Jesus. Diba? Nandito tayong lahat. Dahil sa ating puso, talagang gusto natin sumunod sa ating Panginoong Jesus. Sila'y nagpapahayag ng kanilang kagustuhan na sumunod. No? Isang pagpapahayag ng kanilang desisyon. Ngunit, ang pagkakaiba, may iba pa silang gustong mangyari, no, sa buhay nila. Okay, very normal, di ba? Yun naman tayong lahat eh. Gusto natin sumunod kay Jesus, pero mayroon gusto rin tayo minsan na mangyayari sa buhay natin na kung minsan hindi pa sang-ayon sa kalooban ng Diyos. No? Kaya nga, malinaw ang sinabi ni Jesus, no, tungkol sa pagsunod sa Kanya. Iba't iba ang sinabi niya, no? Pero mayroong isa lamang pahiwatig sa ating lahat, mga kapatid. Ayaw ni Jesus na mayroong kaagaw siya sa ating puso. No? Ayaw ng Diyos na may kaagaw siya sa ating puso. Kaya nga, tinuturuan sila na kung panig kayo sa akin, kung talagang mahal ninyo ako at sumunod sa akin, so kailangan na unti-unti ninyo, no, na kayo ay magiging detached, no, sa mga kamunduhan ng mga bagay. Detachment, mga kapatid, ay napakahalaga sa buhay na naglalakad patungo sa buhay na walang hanggan. No? Sabi nga, detachment is the key to discipleship. Pero walang ibig sabihin sa Jesus, mga kapatid, na yung detachment ay ay hindi na tayo pinagkakait. I mean, hindi ni ng Diyos pinagkakait yung mga bagay-bagay na kailangan natin dito sa mundo. Hindi yon ang ibig niya sabihin. Ang ibig lang sabihin ni Jesus na huwag nating gawin na Diyos-Diyosan, na mas importante pa itong mga bagay na ito o yung mga tao na ito na malapit sa atin, no, compare sa Kanya. Yun ang ibig sabihin. So, kailangan kapag ito ay maging hadlang ang mga bagay na ito sa atin, so, kailangan natin yung detachment. So, una, sinabi ni Jesus, no, sabi niya, may lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matuluyan
o mapapaghingahan. Totoo naman, no, ang pagsunod kay Jesus ay hindi madali. Ang paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan ay hindi madali, mga kapatid. No, maraming hadlang. No, maraming hadlang. Ay dahil ang pagsunod kay Jesus ay talagang pagsunod patungo sa Jerusalem, mga kapatid. At ano nangyari sa Jerusalem? Ay umakyat siya sa cross. Kaya nga sinabi ni Jesus sa atin, no, take up your cross and follow me. Ha? So, totoo sa buhay ni Jesus, di ba? Nang ipinanganak siya, nang hirampa siya ng bahay, hindi bahay ng tao, pero bahay pa ng hayop. Ha? Kasi wala siyang lugar para ipanganak siya ng kanyang inang si Maria. At nang siya'y namatay, wala na siyang libingan. No? Nanghiram pa siya ng libingan ng ibang tao. Kaya nga mga kapatid, yun ang sinasabi ni Jesus. Pero siguradong ang maranasan ng tagasunod sa kanya, yung panig sa kanya, ay nasa panig niya ang Diyos. Yan ang pinakamahalaga. Yan ang pangako niya sa atin. Kung hindi mo naman maranasan ang mga bagay na kamunduhan, mga kapatid, sinasabi ni Jesus, ako'y laging kasama niyo. Huwag kayong mabahala. So, pangalawa, mga kapatid, sinabi ni Jesus, ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Medyo strong yung sinabi ni Jesus sa taong ito. Hindi naman ipinagbabawal ni Jesus ang pagtutupad ng tungkulin sa magulang. During that time, mga kapatid, ang paglilibing ay napakahalaga. No? Napakahalaga sa buhay ng mga Hudyo, yung paglibing sa mga minamahal nila sa buhay. Kaya nga, kailangan niya talaga. Susunod siya, pero uwi muna siya. No? Pero mga kapatid, alam ni Jesus ang nasa puso ng tao. So gusto lang niya malaman natin ang katotohanan sa pagtawag. No? Ang tungkulin sa Diyos ay higit sa anumang tungkulin natin dito sa mundo. So sana wala anumang bagay na kailangang hahadlang sa tawag ng Diyos. At mga kapatid, ang pangatlo, sinabi niya, sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. So ibig sabihin ni Jesus, hindi pwede na hati po ang ating puso sa Kanya. No, ito ay hindi lubos na pagmamahal sa Kanya. So nilinaw lamang ni Jesus ang kanyang pamantayan. No, tinitiyak din niya sa atin ngayon, mga kapatid, na lahat po ang halaga ng matibay ng pagpapasya ng ating desisyon na pumanig sa kanya dahil ito ang magdadala sa atin sa kalayaang espiritual. So, mga kapatid, sa Diyos lang tayo papanig. Kaya ba natin sa tulong din ni Jesus na pumanig sa Kanya ngayon? Kaya ba nating sabihin ang minsay sinabi ni San Pablo or ni San Pedro? Panginoon, kanino po ako papanig? Kanino po ako pupunta na sa iyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan? So sa Eucharistiyang ito, mga kapatid, sa linggong ito, sana po ipagdasal natin palagi na bigyan tayo ng Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo na tayo ay lalakad patungo sa buhay na walang hanggan dahil tayo ay panig sa Kanya. Amen. Ngayon, mga kapatid, magsitayo po tayo.
at ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. O Diyos, aming Ama, pinatatag mo ang iyong anak upang siya'y matapat na makasunod sa iyong kalooban, maging hanggang kamatayan, kamatayan sa krus. Sa iyong Espiritu, panatilihin mo rin kaming tapat sa iyong pag-ibig. Kami dumadalangin, Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Ilayo mo ang iyong simbahan mula sa sumpa ng klerikalismo at laso ng ideolohiya upang kami manatiling tapat sa Ebanghelyo at sa Ebanghelyo lamang. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Tulungan mo ang mga lingkod bayan sa kanilang pag-aaninaw tungo sa paglikha ng mga patakarang magpapabuti sa mas nakararami at hindi sa iilan lamang. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Hipuin mo ang aming mga puso, kaming natitipon ngayon, upang kami mas maging mapagmahal sa isa't isa, lalo na sa mga kapatid naming dukhat, naghihirap. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Yakapin mo ang mga yumao naming kapatid sa iyong wagas na pag-ibig. Pangalagaan mo ang naiwan nilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Ama naming matapat sa iyong Espiritu, panibaguhin mo ang suwail naming mga puso tungo sa pagtitiwala't pananalig sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapangindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanat kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Bago niyang gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. At muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po lahat. Ipagbubunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos ni San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Lorenzo Ruiz at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Isokristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat nang parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
announcements. Peter Spence Collection 2022. Tayo po ang magkakaroon ng second collection bilang suporta sa taunang Peter Spence. Ang nasabing collection ay laan para sa apostoliko at kawanggawa ng Santo Papa. Lahat ng koleksyon ay ipadadala sa accounting department ng Arsobispado de Manila. Holy Hour, sa ika-isa ng Hulyo at tuwing unang Biyernes ng buwan, ganap na alas 3 ng hapon, inaanyayahan po ang lahat para sa Holy Hour sa loob ng simbahan. First Saturday Rosary, sa ika-2 ng Hulyo at tuwing unang Sabado ng buwan, ganap na alas 3 ng hapon, inaanyayahan po ang lahat para sa pagdarasal ng Santo Rosario sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magsayo ko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng kapangyarihan, kapayapaan ng Diyos na pinagmumula ng tanang kasiyahan sa buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba, palakasin ang iyong loob sa pagpapadama niya sa inyo ng pag-ibig niyang walang hanggan. Amen. Pasaganain nawa niya sa inyo ang kaloob niyang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang lahat ng iyong gawain araw-araw ay magbunga ng kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpapalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.